Hi, hello mga Doglovers, hello mga ka-newbie. Welcome ulit sa ating channel, ang Pet Vlog Unlimited. So patuloy tayo sa pagbibigay ng informasyon at mga guide para sa ating mga newbie na mga Doglovers na hindi lang po sa ating mga Belgian Malinois, hindi yan naman yung bread po nating inalagaan. Napapansin lang natin lately, ano po mga Doglovers, mga ka-newbie, ay yung kadalasang concern ng ating mga ka-Doglovers, mga ka-newbie, is marami, iba't iba yung concern nila. Pero pwede po nating masagot sa pamagitan ng isa lamang, ano po, nasagot. Kasi alam mo, yung itong mga concern sa huli na tungkol dun sa mga dog na mahirap ilakad, mga dog na nangahabol ng manok, mga dog nila na tinatalunan sila, at sari-sari pang mga concern na kinababahalan nila, na which is very normal ano po para sa mga itong bread, ang Belgian Malinois. Although ating pong channel, ating vlog ay para sana sa lahat ng dog, pero napapansin natin na more on mga Belgian Malinois ano po ang lagi nating topic, at mga Belgian Malinois owner ang mas marami po sa ating mga subscriber. So okay lang ano, so kaya kadalasan yung ating mga sagot nakapokus din para sa mga Belgian Malinois. Ang Belgian Malinois, kaya naaram na ng marami, para ma-inform lang palagi ating mga newbie, mga dog lovers na baguhan pa lang po, mga beginners, ito talaga pong mga hyper na dog, at yung kanila mga pinapakitang mga attitude, yung kanila mga behavior na yan ay normal lamang po. So kaya natin nasabi na isa lang naman talaga ang sagot sa maraming mga concern na yan na sinasabi po natin sa comments, na ayun po ay ang pagbibigay sana ng basic obedience training. Ngayon, i-explain natin bakit lagi natin sinasabi kapag may mga nagtatanong na mga ka-dog lovers natin, mga ka-newbie, although yung kanilang concern na iba't iba. Well, ang lagi po natin sinasabi ay bigyan po ng basic obedience training. Now, bakit pwede magtanong ilan po ang mga ka-dog lovers natin, mga ka-newbie? Ano bang connection ng basic obedience training para masolusyunan ang mga problema ngayon? So, kuha tayo ng ilang example ng dog lovers, bakit natin sinasabi yon? Kasi yan din, nung newbie pa lang ako, beginners, is akala ko, pwede nang hindi natin i-train itong mga Belgian Malinois, kagaya lang na ginagawa natin sa ating mga asong Aspin, basta alagaan mo lang mabuti, pakakainin lang, at mamahalin lang, sabi nga, no? Bibigay mga pangailangan, eh, okay na, kagaya na ginagawa natin sa mga Aspin. Pero lobilitaw po ng mga dog lovers, mga ka-newbie, na iba itong mga Belgian Malinois. Dahil matatas ang kalalawang prey drive, hindi po pwedeng gano'n na lang. Ang una pong kailangan ma-address eh kung paano natin makukontrol yung pagiging hyper nila para ito hindi maging destructive. Kasi ang puppy po na mayroong basic obedience training, madali po nating makukontrol kung ikumpara dun sa mga wala. Halimbawa, ano ba itong mga basic na command na kabilang po sa basic obedience training? Kabilang po yung pagtuturo sa kanila mag-stay, yung command na wait, sit down, at ilan pang mga pagtuturo. Mukhang napakasimple lang yan, ano, mga dog lovers, mga newbie, napaka basic lang talaga. Pero alam nyo, napakalaki pong magagawa niyan upang hindi maging ganun kahirap i-control ang ating mga puppy, lalo na itong mga Belgian Malinois. Alimbawa po niyan, kapag ang problema, labas tayo ng bahay o ng gate, hindi po ba yung ating mga puppy tumatakbo, nangunguna pa sa atin, kung minsan na natitisod tayo sa kanila, pwedeng ma-aksidente ang mga maliliit na bata. Sapagkat yan ay, ang mga puppy ito ay nangunguna pa sa atin at sumusuot sa pagitan ng mga paa natin, kung minsan ay pwede tayong ma-aksidente. Gayun din, kung minsan, ang mga puppy na ito dahil sa pagiging hyper, ay hindi natin makontrol sa sobrang excited nila. Kapag may dumadating na tao, tumatalon. Kung medyo malaki na yung puppy, tinatalon na ng bata, pwede pong masaktan ng bata. Kapag may basic obedience po ang mga puppy, at alam nila yung command na kagaya ng sit, stay, down, at iba pa, pwede po nating makontrol sila sa ganung mga sitwasyon. So halimbawa yung pag-walk, no? Kapag nilabas yung puppy, hindi may walk kasi although nalagyan ng leash, talon siya ng talon, nangangagat ng damit, ng laylayan, ng chinelas, at sari-sari pang ginagawa. Kaya ang advice po natin dati pa dyan, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, kapag nilabas po natin yung puppy o yung dog, diba, mula sa cage o mula sa kanyang lalagyan, wag po muna natin agad siyang i-walk kapag sobrang hyper pa siya. Ngayon, kung alam po nung puppy yung command na sit, na nasabi natin kanina, open muna siya, sit. Huwag tayong mag-walk hanggat siya nag-behave. Kapag nag-behave siya, saka natin siya i-walk. The time na mag-hyper na naman siya, tatalon ka na naman, pasit uli siya. Huwag muna siyang i-walk. Lakad, isa, dalawa, limang hakbang, nag-behave siya, bibigyan siya ng reward. Pag siya nagtatalo na naman, nangangagat na naman, o hindi wala sa isang pag-walk, ipapasit uli natin siya. Hanggang sa malaman ng puppy, yung ideya na kung gusto mo tayong mag-walk ng mas mahaba,
which is yun naman talagang gusto ng puppy, yung mag-behave ka. Madali pong makuha ng pup yun, lalo't meron po tayong food reward o anumang reward na high value para sa kanya. At isang sekreto po diyan mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, yung pagiging relax. Ito yung hindi makuha ng maraming mga newbie, hindi nila alam kung paano gagawin. Kasi kapag nilabas yung puppy, siyempre ang ating expectation, may walk natin ng maganda yung puppy, kasama natin sa park, napakasarap isipin nun, na lumalakad tayo magkasabay. Pero ang reality, hindi. Hindi po yun ang nangyayari. Yun nga, talon ng talon, at hindi nagpo-focus, nangangagat at sari-sari pa. Ang isa pong sikreto dyan, kaya binanggit natin, yung pagiging relax. Kapag nilabas natin yung dog at nagwawala, hawakan lang ang leash, huwag tayong gumalaw. Hayaan nyo sila. Yan tumalon ang tumalon, huwag tayong susuko. At dapat kalmado lang tayo. Tingnan ninyo at sandali lang at gigive up yung puppy. Magbe-behave siya. Yan. Kapag nag-relax na siya, saka tayo, saka natin siya sisimulang i-walk. Bibigyan natin siya ng reward sa bawat panahon na nagiging relax siya. Ang mahalaga lang, ang isang kailangan lang mga dog lovers, dapat ma-generalize sa dog, sa puppy, ang mga bawat command na yon. Kasi, okay, nag-comment sila na po ang ating mga dog lovers, mga kanyubi na naturuan na nila naman ang sit and down. And then, sumusunod naman yung dog, sumusunod naman yung puppy. Pero kapag nasa harap na ng ibang lugar, ng maraming mga tao, o may iba ng tao ayaw nang sumunod, at nagiging hyper pa rin, yun na nagiging problema, ano po? So kaya nga lagi natin sinasabi, dapat na maging consistent sa kanila ang behavior na yon, dapat na ma-generalize tapos sa mga dog ang isang particular na command na ibig sabihin ang ma-generalize, ano po, is dapat kapag sinabi natin yung command na sit o stay o down o naman to, dapat susunod ang dog anuman ang sitwasyon o saan man ito, anumang lugar, dapat susunod siya, hindi kapag nasa loob lamang ng bahay. At nagagawa po yun sa pamamagitan ng by repetition. Dapat ay maging consistent tayo at ibigin natin yung tamang reward upang sa gayon ay mas ma-motivate yung dog na sumunod sa ating mga gustong ipagawa sa kanila. Lagi tayong may hinihandang reward, sinusurprise natin yung dog, meron lagi tayong bago. Lagi nating pinipraise, pinapapurihan ang bawat good behavior na pinapakita niya. So yun po, ano po mga dog lovers, mga ka-newbie, para po doon sa mga newbie. Kung tayo po ay mag-a-avail ng puppy, mag-a-adapt po tayo ng mga ganitong dog, hindi lang Belgian Malinois, iba pang dog na mataas din ang prey drive, isang suggest po natin, ating pong advice, dapat ay meron pong basic obedience training. Okay, kung tungkol po dyan, paano ba natin gagawin yon? So may mga video po tayo tungkol sa clicker training, sa basic obedience training, food reward, malaki pong tulong yon para magawa natin. Hindi po natin kailangan maging professional, hindi natin kailangan kumuha ng trainer, magagawa po natin yon. Kung maingat lang nating susundin yung mga guidelines o yung mga tips, manood po tayo ng mga video sa YouTube. Kahit hindi po sa ating channel, marami pong mga video, kung tutorial kung paano gawin yung basic obedience gamit ang tinatawag na positive reinforcement na nakabase sa food reward, kasi doon po sila mas mabilis sumunod kapag mayroon pong mga reward. Ano po? So sa pagpili ng reward, may in-upload na din po tayong video, yung mga high value para sa kanila at kung paano gagawin iyon. At higit sa lahat ay kailangan po natin talaga maglaan ng panahon na maturuan ang mga puppy natin habang ito ay maliit pa, hanggang sa habang sila ay lumalaki ay maging consistent po sila na sumusunod dun sa mga basic command na itinuro po natin sa kanila. So yun guys, ano, para po sa ating mga dog lovers, mga ka-newbie, kailangan po talaga na mabigyan sila ng basic obedience training, at ito yung solusyon upang yung mga ating concern na iba't ibang pinapakita ng ating mga puppy masolusyonan, is hindi po pwedeng basta sutsus na lang sila, paluin sa muso, or ikulong lang, ay hindi po basta uubra yun. Pwedeng sumunod ng dog sa isang panahon, pero sa ibang panahon, hindi. Iba yung natututo sila na masaya sila, kasi po positive yung ating paraan ng pagtuturo. So yun lang guys, para sa mga newbie na sagot lang po ito para sa mga concern na although iba-iba, ito lang po ang solusyon. Iba-iba yung concern nyo, pero ang kailangan po talaga ng ating mga puppy ay mabigyan sila ng basic obedience training. Thank you for watching this video.